What's up mga kabibe? So, nandito ngayon si Ate Jillia para siyang magsasalita tungkol sa mga experiences niya nung simula-simula hanggang sa dulo ng aming proyekto na isang kwaderno para sa isang kabataang pasyano. So, ano-ano nga ba yung mga naging experiences niya nung habang ginagawa namin, binibili or dinidesignan at pinapamigay niya yung mga notebooks. So, hindi na ako nakasama sa pamimigay ng notebooks dahil nung oras na namigay sila, may klase ako, ganun. May busy rin na kasi ako sa aking online classes, yan. Kaya hindi na ako masyadong nakikipag-interact sa labas ng aming bahay. Ayan, so parang dito lang ako sa loob, tapos si Jillia yung gumagawa sa labas, siya yung nag-execute. Ayan, so thank you kay Jillia dahil, ayan, naglalaan talaga siya ng oras para makatulong sa ating kabataan. Dahil isa rin siya, youth na tumutulong ever since before pa, noon pa. So, DBYC siya. So, paparticipate siya doon. And, hindi lang doon, nagpaparticipate din siya sa ating, sa ating Pesiano Youth Center dyan sa may simbahan namin. Ayun. So, laking pasasalamat na nandyan siya. Para, unfortunately lang, hindi niya na-videohan dahil nga sobrang busy siya. Dahil excited siya sa pamimigay ng ating mga notebook. So, yun, nakalimutan niya na mag-video. Dahil ang task niya is, siya yung maglilista ng mga names ng ating mga beneficiaries. So, yan, dahil kailangan ng ating barangay. Ayan, para malaman ko sino ba yung mga nabigyan. And then for this video, ang nangyari is, 'di ba, dapat isang notebook para sa isang kabataang pasyano. So, ang nangyari para masunod lang ang ating protocol, ang ginawa na lang ng sa tulong ni Kuya Marlon Cantalbundalia ng ating SK chairman, tatlong notebooks na lang yung ating ibibigay para sa isang isang bata. Ayan, so 3 notebooks is to 1 student. Ayan, so fortunately, sumakto naman yon, and sabi nga nila na nung mga nag-participate dun sa ating pamimigay na maraming batang natuwa, yung mga smile sa kanilang mga labi ay evident naman daw, ay kitang-kita. Ayun. So, yung regarding sa mga band papers, A4 band papers, ayan, naipadala na natin sa ating mga public school teachers kahapon. Si Jillia din yung ang nag-film noon at sa tulong ni Ate Sally, nanay ni Allen, ayan, meron naging effective yung ating pamimigay kahapon. So, sinabay na rin natin yung mga earphones at sa mga teachers na lang yun ibibigay. And so, maraming salamat po talaga sa mga nag-donate at mga sumuporta ng ating proyekto. What's up mga kukote at what's up mga kabibe? So, for this vlog is hindi muna tayo gagawin isang kalokohan at mga lessons na dapat nating pag-aralan, kundi ibabahagi ko sa inyo ang naging experience ko simula nung umpisa hanggang matapos ang aming project na ito. So, siguro, nagtataka kayo kung bakit ako yung nasa harapan nyo at mag-share ng thoughts about sa project namin. Kasi, nowadays, si Jay is busy sa studies niya. So, yun. For the first, at the end of this project is nandun ako para tumulong. Yun. Para mas mapadali yung pag-process ng project niya. So, nung nakarang linggo is, nakakalat na kami ng 6,000 na galing sa mga nag-donate na kaibigan namin, mga di namin kakilala. So, yung mga unknown person talaga, nung taus-puso talaga sila nagbibigay. As in, para sa kabataan, kailangan natin silang tulungan. Lalo-lalo na ngayong pandemic. So, yung project namin is isang kwaderno para sa kabataan ng Pasyano. Yung mga note, yung 6,000 na yun is, nakabili kami ng 300 notebooks, then mga band papers and earphones. So, yun is, idodonate naman yun sa ibang school. So, yung mga activities doon is talagang sa isa namin idikit yun doon sa notebook para kasi important talaga namin yung mga notebook na yun na ipapamahagi namin para sa kanila. So, yung pagod namin, yung puyat namin is ngayon, sobrang worth it na talaga kasi nakita ko yung mga ngiti talaga ng mga bata na gustong-gustong talaga nilang matanggap yung mga notebooks nila. Yung makita nila, oh my, ala, wow, may notebook libre. Yun. Siyempre, sa mo ba pupulit yung pinambili doon sa notebook, di ba? Eh, lalo na ngayong pandemic, mahirap talaga kumita ng pera, lalo na kung wala kang stable job. Yan.
So, malaking tulong na rin sa kanila yun. So, kanina is pinamahagi na namin yung notebooks. Ngayon is October 3, 2020 is Saturday. So, kanina mga alauna, pinamahagi namin yung notebooks sa manggahan. So, yung mga bata doon is mga elementaries lang aming nabigyan ng mga notebooks. So, more on talaga sa mga bata nandun is grade 1 to grade 3. So, makikita mo talaga sa kanila na gustong-gusto pa talaga nila mag-aaral. So, parang, ano, feeling ko, excited na excited sila pumasok sa Monday. Kahit, ano, module lang sila. So, kasi ngayon is walang face-to-face. Lalo nang, kasi gawa ng COVID. Yun. Yung init, di mo talaga alintana kasi isipin mo, tutulong ako ng bukal sa loob ko. Siyempre, yung as a youth, yung simpleng pagtulong ngayon is talagang makita mo lang yung ngiti ng mga bata, yung tuwa nila, yung excitement nila, yung natanggap nila yon. Parang, wow, worth it. Yun lang masasabi ko, worth it lahat ng pinaghirapan namin. Yun. At sa tulong din ni Kuya Marlon Cantal Bundalian, ang aming SK chairman dito sa Pasiano, nagkaroon din sila ng feeding program. So, yun, palugaw sa lahat ng mga bata doon sa manggahan. So, habang naglilist ako ng mga names ng mga bata, talagang, ala, hindi ko alam yung spelling talaga. So, the way na sila na yung pinagsusulat ko na dapat ako talaga yung susulat, eh, hindi ko talaga yung alam kung ano yung spelling. So, yung pirma nila, so, hindi talaga sila marunong pumirma. As in, sabi ko, sulatin na yung pangalan nyo. Yun. Yung parang, kailangan pa talaga nilang matuto kaya, lalo na ngayong pandemic. So, yung halos nga ng mga bata ngayon is more on sa gadgets, cell phones, yun. Doon sila nagsimbisa sila sa mga bagay na yun. The way na, wala nang kabuluhan yun ng ginagawa niya. More on laro. So, siguro, kaya mas okay sa akin na ipagpatuloy ang pasukan. Kasi, lalo na kung magpo-focus lang yung mga bata sa paglalaro sa cellphone nila, wala silang natututunan. Yung parang, inubos mo yung isang nang wala kang natutunan. So, as in, mas okay pa sila maging busy sa pag-aaral na may at least may natututunan sila kahit na walang face-to-face ngayon. So, yung mga notebooks na yun is magagamit nila ngayong pasukan. So, this October 5, so 2020. So, isang araw na lang is October 5 na. So, pasukan na. Yun. Nandun na yung excitement siguro nila na matuto ng mga bagong lessons. Yun. Yung magagamit nila yung notebooks na yun for their assignments, quizzes, exam, tests na kailangan nilang sagutan. So, yung notebook na yun, pwede na, syempre, ipapasa nila sa teacher nila, din chichekan din. Yun. Yun yung purpose talaga ng notebook. Lalo na, syempre, estudyante ka, kapag wala kang notebook, masasabi bang estudyante ka? So, hindi naman, di ba? So, yun. Yun yung thoughts ko about kung paano magagamit yung notebook. Then, sana, yung notebook, sa simpleng notebook na yun, sana maging inspirasyon nila, lalo-lalo lang ngayong pandemic. Yung ibang kabataan natin is parang, ayaw na mag-aral. Gusto na lang nilang maglaro. Kasi, yun nga, hindi na kasi sila papasok sa school. Kasi nakasanayan na natin na laging, yay, pasukan na. So, pupunta na tayong school. Yun, tapos iiwan na tayo ng parents natin doon. Doon natin mag-aaral ng buong araw. So, 8 hours. So, sa 8 hours na yun, nandun ka lang sa school, nakikinig kay teacher, natututo ng mga bagong lessons, and so many things na hindi mo pa talaga natututunan. So, nang bago na talaga. So, sa bahay ka lang. So, yung oras mo is gugugulin mo talaga sa pag-aaral sa bahay. Yung mag-isa ka lang. Pero, nandiyan naman sila, mami at daddy. So, matutulungan ka nilang paano sagutan yan. Siyempre, i-tutor ka nila. Siyempre, bata ka pa. Kailangan mo ng gabay ng mga magulang. So, kaya nga, ang teachers natin is second parents natin sa school. Matutulungan natin mag-focus yung mga bata kung ilalayo muna natin sila sa mga gadgets. So, mas okay sana kung bigyan natin sila ng limit kung limit sa paglalaro ng gadgets kasi the more na nag-enjoy sila, the more na gustong-gusto nila yung bagay na yun, hindi nyo na talaga sila mapipigilan. Kaya, mas okay talagang lagyan talaga ng limit ang paglalaro ng gadgets, lalo na ngayong pandemic kasi nakakalabo talaga siya ng mata, promise. Nakakalabo siya ng mata. And, wala talagang papasok sa parang hindi mo magpapunction ng ayos yung brain natin. So, kaya, lagyan talaga ng limit, lalo na kung may klase na. Kung mas okay sana is walang gadget kapag oras ng klase. Eh, kung online class naman sila, siguro kailangan talaga. So, yung iba nga, gustong-gusto na rin talaga nilang academic freeze, itigil mo na ang pag-aaral. But, for me, kung ititigil yung pag-aaral, paano yung kabataan? Paano yung, isang taon na sasayangin nila para lang sa wala? You know, yung, kasi bata pa ang hilig lang ang laro. Yun, maglaro.
syempre, mas okay talaga na habang may pandemic, natututo sila. Kasi para pagkatapos ng pandemic, yung natutunan nila is mas mai-improve pa nila. Yun, kaya, mas maganda talaga na ipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ngayon. So, all the things na sinabi ko is, yung aming project na ginawa na isang kwaderno para sa kabataan ng Pasyano is gusto lang namin na magkaroon sila ng inspirasyon ngayong pandemya. At sana mas enjoyin pa nila yung pag-aaral nila kahit na medyo malayo sila sa school, hindi sila sa school papasok, kundi sa bahay muna, doon muna sila mag-aaral kasama si mami at daddy. At sila yung magiging muna nilang mga teacher. So, sila teacher naman is nandiyan pa rin para tulungan tayo na matuto. But, more on talaga sa bahay muna talaga tayo ngayon, lalo na kung ngayong pandemic. So, yung project namin is natapos namin ngayong araw, ngayong October 3, 2020, sa tulong ni Kuya Marlon, yun, aming SK chairman, kasabay ng kanilang feeding program sa mga kabataan, sa manggahan. So, share ko lang na nag-enjoy talaga ako sa mga nawa ko. Yung project na yun is talagang na-enjoy ko kasi worth it talaga yung pagod mo, yung puyat mo, yung pagbilad mo sa araw, worth it talaga kasi yun nga, makikita mo yung mga ngiti na mga ngiti nila, yung pagsabi nila ng simpleng thank you. So lang naman iparating sa kabataan na ang pandemya ay hindi hadlang para ipagpatuloy ang pag-aaral. So, the more, pwede mo pa siyang gawing inspiration kasi, di ba may pandemic, so, the more na may natututunan ka ng mga lessons sa pag-aaral sa bahay mo, sa tulong ni mama at papa mo, yun, dun, then pagkatapos ng pandemic, so, mas mai-improve mo pa na mai-improve yung mga natutunan mong bago. So, thankful talaga kami sa mga nag-donate, lalo na dun sa mga hindi namin talaga kakilala kasi they are so the guardian angel, you know. Kaya, thank you talaga po. Lalo na sa ating SK chairman na si Kuya Marlon Cantal Bundayan na tumulong po sa amin para maipamahagi yung mga notebooks na iyon ngayong araw. Yun, so, yun lang ang masishare ko and thank you. Bye-bye!